Magandang gabi, mga titos and titas. Mga lasinggero na mga titos and titas. Welcome to another episode of The Ultimate Tito. This is gonna be a Tito Lasinggero series. So, sa Tito Lasinggero series, ang gagawin namin is i-review ang mga inuming alak na nakikita natin dito sa Pilipinas. But obviously, hindi naman kami mga professional professional spirits in the drinks taster, pero mga malakas na kami uminom. So, di ko actually alam kung anong lasa niya. First time kong na-try itong Copper Dog. So, it's a Speyside blended malt scotch whiskey. So, ang nakalagay dito, this is a unique blend of no fewer than 8 single malt whiskeys. So, walong single malt. Isang Suntory, isang Glenfiddich, isang Glenmoran, isang Dejok. So, 8 single malt na tapos slowly married together in old casks. So, galing itong Scotland! And it says here, easy drinking scotch with ripe fruit aromas and delicate spicy finish. So alam naman natin mga tito, pag medyo from kuya naging tito na tayo, so magle-level up din tayo syempre sa mga inumin natin, kasi actually yun lang naman yung tawag dito, excuse na hindi na natin kayang uminom ng madamihan. So, ayun. Alam mo naman yung dati, lasingan, gapangan, pauwi. Ngayon, syempre, mas madami ng kwento, mas madami ng pulutan kaysa sa inom. So, buksan na natin to. Naka-ano pala to? Yung naka-cork siya. Galing. Ganda lang bottle. So, it's Speyside. Sabi daw kasi, pag magre-review ka ng whiskey, dapat sakto yung bote mo. Tapos, o ano yung malalasahan, yun yung sasabihin mo. Kung nakalagay daw dito, lime, pagkatapos kalamansi naman yung natikman mo, hindi kalamansi sasabihin mo. Pero di ko alam kung matitikman ko kaya. So, sabi nila, a glass is very crucial. So, sabi nila dapat Glencairn na glass, pero this one is a flat bottom glass. Malaki yung So, hopefully, makuha natin yung mga aromas and mga notes. Di ko alam kung tama itong pwede na lang sana pag Ay, bigyan mo rin ako. Sorry. Okay. Sabi niya dapat, pag nag-ano ka daw, whiskey, huwag mo lagyan ng ice. Amoy alak. Mas lang siya, mas lighter yung smell niya compared sa the usual ko na iinom na whiskey, which is si Parin Johnny and si Parin Jack. Mas siya. mas nakakalasing siya. Nee, teka lang, ulit. Actually, mas easier drinking siya. Sabi ko nga, hindi ako marunong sa mas kape na lang siguro, mas malalasahan ko pa siya, pero hindi ko ma-describe yung notes. Pero sa bagay, medyo fruity siya. Tapos, from start to finish, naman siya, medyo mild siya tapos, pero yung mag-evaporate yung alcohol, tatama dun sa ilong mo.
So, para mas fruity nga naman siya compared sa yung sa Johnny Walker. So, I think tama to. And a very easy drinking scotch. Kasi, as of now, wala siyang ice. Ano siya? Hindi siya malamig, but madali siyang inumin. Maano siya? Hindi siya yung parang pag ininom mo. Parang sasabihin mo, parang si Dolby. Lasang Blade. Hindi, joke lang. Ano to? Ano siya? Wala siya, mapurul siya. Mapurul, walang talas. So, I think okay naman to with on its own. I think kaya ko to maano siya. Okay tong inumin on its own, over ice. Definitely. I won't drink this with any other chasers na yan, no? Kasi sayang, masarap naman siya on its own. So, yung mga ano lang, yung mga medyo mahirap talaga inumin, yun yung mga kailangan mo lagyan ng mga chaser, siguro. Pero for this one, I'm good drinking this one over ice. So, wow! Nakapag-review na agad kami! Wala ko sa atin! Well, para sa mga ano, mga tito dyan, if merong kayong mas alam nyo paano mag-review ng mga whiskey, turuan nyo naman kami. Kasi, ang galasinggero lang kami, umiinom lang kami. Pero, if, ano, syempre gusto namin matuto, gusto namin maano yung notes, kunwari, ng mga, ano, ng mga spirits or ng mga beers. And yeah, speaking of beers, hopefully we could do another, ano, we could do a tasting or beer tasting episode dun sa mga craft beers. Now, which is kapitbahay lang namin dito sa Iligan. So hopefully for our future episode we could do that one. And so that's it. Maraming salamat mga titos, mga titas. Magiinom na kami. Cheers. Cheers. Bye-bye.